mas marami silang magbiyahe dito. Alam mo na, hirap na sa buhay yan, mamasahe pa sa Pasisyo. So tayo na pupunta doon, tayo na mamasahe yung mga kamisa. Mga kaabangers, naniniwala sa Senador Bato de la Rosa na ginagamit lang si Senyor Aguila o J. Renz Quilario bilang front sa pagpapatakbo ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. So far, may nakikita tayo na talagang paglabag sa mga karapatan ng mga bata. Ito ang pinaka-concern natin. All other concern sa pwede natin sa walang bahala. Pero yung concern about number one, yung forced marriages, forced sex, saka may rape pa, saka yung pagbabawal na mag-aral, hindi makapag-aral ng bata dahil makita niyo yung schedule nila, very rigid, very regimented. Pag alas dos na madaling araw, gising ng mga bata. Maraming activities na nagawa hanggang hapon. Si Senador Bato de la Rosa ay chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ayon kay Bato, nanguna sa pagdinig sa naturang grupo na ginamit lang siya na figurehead ng organisasyon para makahikayat ng mga tagasunod. Ang paniniwala ni Senador Bato de la Rosa, ang lahat ng mga desisyon at pulisiya ng organisasyon ay hindi mula mismo kay Senyor Aguila, kundi mismo sa mga adviser ng SBSI. Subalit pagdating umano sa isyu ng pang-aabuso, sinabi ni de la Rosa na malinaw na si Quilario ang may kagagawan. Ating tunghayan ang naging pahayag ni Senador Bato de la Rosa. Siguro na siguro, we will go there kasi mas marami silang magbiyahe dito. Alam mo na, hirap na sa buhay yan, mamasahe pa sa Pasisyo. So tayo na pupunta doon, tayo na mamasahe yung mga kamisa. Tayo, kasama kayo. Sir, kailan yung target natin na isagawa yung during doon? During the break, itong break ito, baka next week or basta pag-usap lang kami ni Sir Teresa at tayong ibang member ng Super, sir, ano yung basa niyo dito sa nangyaring meeting? Any contributions, findings so far? So far, may nakikita tayo na talagang paglabag sa mga karapatan ng mga bata. Yan yung pinaka-concern natin. All other concern sa pwede natin sa walang bahala. Pero yung concern about number one, yung forced marriages, forced sex, saka may rape pa, saka yung pagbabawal na mag-aral, hindi makapag-aral ng mga bata dahil makita niyo yung schedule nila, very rigid, very regimented. Pag alas dos na madaling araw, gising ng mga bata, marami na activities na nagawa hanggang hapon. So that explains why hindi na nakapag-aral ng mga bata. At saka, binabawal na sila lumabas. Diba? Binabawal na sila lumabas. That's illegal detention, sir? Violation of the right to travel. Mm-hmm. Diba? And then, sir, right to movement. Sir, yes. Kinuntang sila for lying. So, how do you, siyempre dahil nakita niyo, sir, na dito sa state of sinabi. Pero, how do you determine kung sino nagsasabi ng totoo? What is the unang-una? Pag, if you evaluate everything, ano ang rason sa mga bata na minor di edad na magkunkok ng allegations sa gano'n, na ikasisira nila as a female, as babae, na inaamin nila yung ginagawa nila. Kala pagka babae ginagalaw, mangyak yung mga bata. Ano maging motivation nila? Ano motive nila na gagawin yun? So, but yung management ng SBSI, they have all the reasons to make alibis. Dahil sa kanila nakatuon lahat ng allegation. Mas credible, sir, yung mga bata. Ako mas naniniwala ko sa mga bata. Hindi ganito ang mga bata ang gano'n. Hindi totoo. Kasi hindi sila magsisinungaling. Hindi magsisinungaling ang mga bata. At saka yun nga lang, yung bravery nila na aminin yung open hearing na malalaman ng buong mundo na sila ay
pinorse na sa yung kanila. Pinorse na na mag-sex. Hindi basta-basta yan na allegation. It will take, siguro, no, it will take all the courage in the world na sabihin ito. Ito ay nagsisinungaling. Before the end of the interview, you were, it seems like you were not convinced na yung CGRS nila, the lead, no? At yung sabi niya, masyado pa siya magbata para i-assign sa kanya ito. Well, initial assessment ko lang yun, na gano'n, hindi ako alam kung nagdrama siya, di ba? Pero sa nakita ko, mukhang somebody is controlling from behind. Na kung sino itong somebody na ito, or maybe somebody's ang controlling from that. Maybe siya, figurehead lang siya. Figurehead lang siya. Ginamit lang yung kanyang pagka-miraculous, yung kanyang miraculous power to gain followership from among the people. Ano yung niwala kayo, sir? Kasi yung teacher na mismo nagsabi na yung ibon daw na ano, tapos iba-iba yung boses. The mere fact na napapaniwala niya yung ilang polis yun? Sampo. Kung teacher sabihin yung teacher na 38 teachers na pumintok sa pag-tuturo at sumama sa kanila doon sa kapihan, kinalimutan ang lahat, katanggap ko ba yun? Puro yung polis. Maro yung polis. So mag-isip, hindi yan, hindi basta-basta makumbinsi mo. O, pero nakumbinsi nila. Sumama doon. So there's something. Baka nga siguro may power itong tao na ito. Hindi na lang niya na wala siyang power, pero baka meron talaga kasi nakumbinsi nila. Pero kung ano man, sir, sabi nyo nga parang someone's controlling him. Pero even if someone's controlling him, hindi siya minor, sir, di ba? Hindi siya minor. In-exploit lang yung kanyang extraordinary power to gain followers para sumunod yung mga tao. Kung may crime man, liable pa rin siya. Liable pa rin siya. Kasi wala mong tinuturo yung mga bata as far as forced marriages is concerned. Siya man ang nag-prepare. Ikaw, mag-asawa na kayo. O sige, pasok kayo sa kwarto. Sige, mag-ano na kayo. Sige, sakuha na kayo. O ikaw, pwede mo nang ripin yan dahil asawa mo na yan. Siya man ang tinuturo. Senator, hanggang kailan sila dyan sa... Usapan pa naman. Hanggang buong bakasyon ng Senado. Sasama niyo sila? Kung mag-hearing kayo sa Sukuro? Pag mag-hearing sa Sukuro, kung kailangan ng presensya nila, sasama namin sila. Pero hindi, maiwas sila dyan. Pero sa kanila ba agency ko yung Senate? Kasi siyempre may private term. Angkan, warrior yan si Gerald Angkan, hindi yan pwede ka may super power kapag tulong lang hindi kaya may sir, doon sa content, talaga mas pinaniwalaan mo yung mga bata kesa sa kanila, dahil po sabi nyo nga kanina, hindi talaga kaya magsinwala hindi pwede magsinwala yung mga bata nakita ko ha sabi naman yung bias ako mga bata, pero ako yung naniniwala. I just shared the motion to Risa Ortegueros, yung nag-motion ay kontin sila. Ito yung buong paniwala na nabilayo sila. Kamay, Sir Daniel. At kayo? Ano yung kayo? Nakikinig mo kayo? Hindi siya bulag, sir. Ha? Hindi nga tapay mo siya bulag na to. Iwan mo ito. Umiling sila sa sabi ng PNP, malabo ulap pa sa indicator na nakita. So, may allegation. Yung White House yung mga armas, hindi pa nakita. Nga, isa yan sa puntahan natin, pero nililisi na yan nila. Pero sir, private army. Hindi ka ba yung permission, di ba? Niniwala ko yung kahoy lang yung tawag. Yung isa, nakita ko na parang kahoy. Ako, yun. Nakita ko parang kahoy. Pero yung dalawang mahaba, na parang sniper rifle, hindi ko makasiguro. Sabi yung isa, maiksi ko, mukhang kahoy na. Kung ano
Na meron pa, meron pa. Hindi na lang mag-determine yung laboratory sa kayong mga baril. Super niya, wala pa. Negative yung findings nila. Sabi niya, hindi daw sila kaikot. Sige lang, malalaman na natin yan. Sir, sure na doon yung ilan? Sure na yung na doon yung ilan? Yes, yes, doon natin gagawin. Sama kami, sir. Sir, kung next week? Kung ano yung puro budget next week? Puro budget. Puro budget. Puro budget. Sama kayo, treat ko kayo, sir. Record yun. Record ah. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Napanood nyo ba ang buong balitang ito? At nais nyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!